ito naman po ang aking M4. Taas natin ang konti. So, ito yung aking M4 o AR-15. Mga in-upgrade ko naman dito. So, bago natin kalikutin, tingnan muna natin. Ayan, para sure. So, empty. Ayan naman. So, umpisa natin sa umpisa. So, kita nyo naman, pinalitan ko siya ng quad rail. Ito, in-upgrade ko siya. Mag-pull ako na angle grip. Nilagyan ko ng rail cover na rubber. Yung mga rail para lang mga walang edge. Para mga sigurado. Nilagyan ko siya ng magwell. Para mabilis yung pagkakang magasin, pasok agad, tsaka grip na rin. So, madalas kasi pagka nakakangalay niyo yung ganyan, dito makahawakan. No, pag may patungan ka, pag nasa range ka, dito mo makahawakan. So, dalawa. Tapos, so, naka-EOTech ako na red dot. So, ako na red dot. Tapos, naka-EOTech din ako na magnifier. So, pagka, lakas mo na natin magasin. So, kapag naka, pag malapit yung target mo, pwede kang tumingin na lang dito sa red dot mo. O, pag malayo, pwede mong i-flip lang to. So, i-flipin mo lang to. Tapos ibabalik mo. Kung wala ka naman ng battery para sa sight mo, o kung ano man, may iron sight din ako. So, ipindutin mo lang to. Ayan. Tataas siya ng kusa. Makita mo pa rin yung iron sight mo. Ito, sa A-sight. So, pwede mo pa rin siyang gamitin. Ayan yung mga upgrade ko dito. Tapos, ito, yung lever. So, kunyari, naubusan ka na ng bala. Example. Ayan, nag-i-stock yan. Nalagyan mo ng... So, kunyari, nag-load ka ng bagong magazine. Ito. Sa halip na pipindutin mo to, so may button dito, pin-upgrade ko lang to, may button dito, pipindutin mo. So, sa halip na pipindutin mo pa to, ayan o, kakasa. Ang magagawa niyan, so naka-connected siya hanggang sa abilang edge, ayan, sa abilang side ng barrel. So, sa halip na pindutin mo pa yon, pagka nag-load ka ng magazine, andito na siya. Dito man na lang siya pipindutin. So, kasama ito rin. Kasi dito sa California, bawal yung easy access mo ng maglagay ng bala. So, ito, in-upgrade ko din to. Bumili ako ng magnet. So, pag nasa shooting range, inaalis ko na lang. Pero, kung nandito sa bahay, yan lang siya palagi. So, mga magazine ko, mga magpull din. May mga GA din ako, pero mas gusto kong gamitin to para pare-parehas. Binilang ko rin sila neto. Para pag nasa pouch yung bala, susundot na yung daliri mo, may hila mo ulit. Tapos pasok. Ayan. So, ito.
in-upgrade ko din. Madalas, maliit lang yun, mga button hanggang dito lang. Wala tong extra to. Ito lang, itong button na to. So, in-upgrade ko din siya. Pinalitan ko ng mas mahaba. Tapos, buttstock. Pinalitan ko rin yung buttstock niya. Ito. Madalas to, diretso lang. So, straight lang siyang cut na ganyan. So, ginawa ko, pinalitan ko rin siya ng mag pull. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon, naka-blackhawk pa rin ako na, naka-blackhawk pa rin ako na grip. Pero ewan ko, komportable naman ako. Pwede ko rin magpalitan ng mag pull para pare-pareha sila. Dahil naka-mag pull ako na angle grip. Naka-mag pull akong rail cover. Naka-mag pull akong buttstock, naka-mag-pull akong ito nga, inilagyan ko, mag-pull din to. Naka-mag-pull din ako nung para sa iron sight. Ito. Pero yung grip ko, hindi ko parang pinapalitan. Kasi parang ayoko nga yung sa bagay, meron din sila nung ano, pero madalas, kasi straight lang dito. Nakaka-copy talaga sa kamay mo. So, ayun. Ang bala na ito, pwedeng 223, pwedeng 556. Marami kasing mga barrel, madalas pag bibili ka ng 223, hindi mo pwedeng balahan ng 556. Pero pag bumili ka ng 556, pwede mong balahan ng 223. So, wala naman sila halos masyadong pinagkaiba. Ewan ko kung bakit maraming... sa bagay, may pinagkaiba pa rin. Pero halos wala naman. Pareho naman yung taba nila. Pareho rin yung... Sa palagay ko, pareho din yung shell nila. Yung pinagkaiba lang yung mismong bala o yung mismong tumatalsik dahil mas mahaba ng konting-konti yung 556 sa 223. So, ang mapapansin nyo, papantayin ko. Ayan. Papantay sila, pero... mas mataas yung 556 ng konting-konti lang. So, ayun lang pinagkaiba nila. So, ito yung setup ko ng aking AR-15 o Armalite ang tawagin sa Pilipinas o M4. Sa mga nanonood. Susunod ko yung basta. Yun na yan. Okay, salamat.